So, ayan, welcome sa ating channel mga boss. Ito na naman tayo. Mayroon tayong mga items na ipapakita sa inyo. Ito pala yung items sa ating Rider 150 carb type. Sa mga Rider 150 carb type dyan. Ito yung mga items natin na ginagamit pang upgrade sa ating unit. Kung gusto mong mag-upgrade, ito na yun mga boss. Yung mga items natin. At sa papakita natin sa inyo yung bawat items nito. At kung magkano yung aabutin. At magkano yung magagastos mo mga boss kung mag-upgrade tayo. So, depende din sa inyo kung ito lahat yung ilagay nyo sa inyong unit. Actually, kulang pa to. Meron pa tayong wala ngayon. Wala kaming available kasi. So, ito pa yung maipakita natin. So, stay tuned lang tayo sa channel na ito dahil marami tayong ipapakita sa inyo ng mga parts ng ating mga unit mga boss. Lalo-lalo na sa ating pitch bike. Marami pang coming na pitch bike mga boss. Kaya stay tuned tayo sa ating channel. At abang-abang sa mga paparating din sa mga parts sa ating mga unit mga boss. So sa ngayon, ito na muna yung ating papakita sa inyo. Ito pala yung nag-request sa atin na sa Rider 150 para mapag-ipunan nyo din. So alamin natin yung bawat price nito mga boss. So ayan, isa-isahin natin yung ating items. So, meron tayong pitch bike na racing coil. Ayan, ito pala yung bagong dating namin sa pitch bike. New arrival. Yung diamond coil mga boss. Ayan. Carb type to. Actually, sa lahat ng unit, kapag carb tayo, carb type lang tayo is, ano na to, kanang universal to mga boss. Pwede to. Sa lahat ng naka-carb type. Ayan. Buksan natin. So, ayan yung ating racing coil carb type mga boss. At ito naman yung ating clutch plate. Meron din tayo sa clutch plate sa Rider 150 alloy. Ayan. Aluminum plate mga boss. At ito naman yung ating Kevlar lining mga boss. Kevlar to. So, ayan. Magandang klase. At yung ating racing clutch spring. Meron din tayo. So, depende na sa inyo. Siyempre, kung mag-upgrade tayo, need talaga din natin yung ating racing clutch spring mga boss. So, ayan. Ang laman nito is 5 pieces to mga boss. Ayan, 5 pieces. So, depende sa inyo kung iubos nyo to. Iubosin nyo to lagay. Pero siguro, sa akin, nung sa 150 ko, inubos ko nga ito. Pero medyo may katigasan lang talaga yung clutch. Pero maganda yung kanyang, mga boss, yung kanyang, basta yun, yung hatak mga boss, wala talagang ano. Ganda talaga pag naka-clutch spring. At yung ating racing cam mga boss. Yan, ito yung ating racing cam. Z5 yung available natin na cam para sa ating Rider 150. May stage 3 tayo at saka stage 2, stage 1 mga boss. So, stage 1 at saka stage 2 naubusan kami. Stage 3 lang yung maipakita natin sa inyo ngayon. So, ayan, buksan natin para makita nyo. So, ito yung ating racing cam mga boss. Ika lang, gloves lang ko saglit. Baka mahawakan natin yung items. Kailangan natin mag-gloves mga boss para din natin mahawakan yung I mean para din natin na ano yung metal. So, ayan yung ating racing cams mga boss sa Rider 150. Ayan. Di natin actual masukat yung kanyang lift mga boss pero legit naman tong lift na andito mga boss. 7.5 at saka 7.8. Yan yung ating
racing cam. So ngayon, ito pala yung available na meron tayo, Z5 brand. So hindi na lang natin buksan yung isa, same naman din yung left, ano lang din naman, same naman sila. So hindi na lang natin buksan yung isa. At yung ating connecting rod, mga boss. So ayan, ito yung aming standard connecting rod, Rider 150. So ports to, mga boss. Maganda to magpalit na ang connecting rod, lalong lalo na kapag mapalaki tayo ng bore. Ito yung isa sa ginagamit ng mga naglo-load, mga boss, yung ating connecting rod, forged connecting rod. Ayan. May ano na siya, may bearing at saka pin. So standard lang to, mga boss, yung haba niya, yung sukat niya. At yung ating racing CDI, ito yung ating racing CDI version 1, which is ito yung plug and play, mga boss. So plug and play na to, wala na tayong galawin, pansak na lang natin to kagad. Meron tayong yung ipinakita natin sa inyo, reborn, pero meron tayong old nito, depende sa unit mo. May old tayo dito at saka new breed, at saka itong reborn, mga boss. So tatlong klase yung ating racing CDI. Actually, meron din tayo nitong version 3, yung programmable. So need pa yun na i-tune. Ito, ito is plug and play na siya, mga boss. Yan, ito yung ating parts sa ating Rider 150. Sa mga interesado dyan, ayan, tingnan nyo lang yung ating description, manilagay tayo dyan. Andyan yung page namin for online order. At kung alam nyo din yung mga brands na andyan na nilagay ko, mas mabuti, mga boss, puntahan nyo na lang. Ayan, ito yung ating racing gear also sa ating Rider 150 carb type, mga boss. So ayan, yung ano nito is 356 lang yung meron tayo. Ayan, 356. So buksan natin, tingnan natin yung kanyang ratio ng ating gear. So ayan, nabuksan na natin yung ating third gear. Ayan, teka lang, mag-labs lang ako saglit. So yung ating third gear, wala siyang naka-indicate kung ilang ratio, ilang teto. So need natin na bilangin, mga boss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, mga boss. Yung ating third is 25 yung teeth niya sa ating gear. At yung ating fifth gear naman is nasa, kailangan bilangin natin, hindi ko ito nabilang eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 to, mga boss, yung ating 5th gear. 5th gear, 22. Yung ating 6th gear naman is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 to mga boss, yung ating 6 gear. So sa mga gusto mag-upgrade dyan at kung gusto nyo din mag-racing gear, ayan. Each bike mga boss. So ang stock nito, hindi ko lang alam mga boss kung anong size ng ating stock sa Raider 150 curb type. At ito naman yung ating ceramic block mga boss. Ang tawag sa iba is chrome bore. Ayan, ceramic block. 68, ay sorry if ay yung nakuha ko. Wait lang, kuha ko ng curb type. So ito na mga boss, yung ating 68 curb type sa Raider 150. Ayan, 68mm curb type. So buksan natin para maipakita natin sa inyo. Ayan. Yan. Diyan na. Ito na. Ayan, 68. Actually 68 lang yung pinakita natin mga boss, pero baka kasi gusto nyo ng 68 eh. Marami naghanap nito eh. So 68 na lang yung pinakita natin. Meron tayong 62, 66 at saka ito mga boss, 68mm. Ayan, ito yung kanyang gasket. Meron din tayong pin at saka lock pin. Ito naman yung kanyang IR key ring, which is isa sa magandang klase na ring mga boss. At ito naman yung ating ceramic block para sa ating Raider 150 curb type. Yung kanyang piston is so ayan, sobrang smooth talaga pag chrome bore. Yan yung kanyang piston mga boss. So flat piston, ayan, makapakit na din. Forged piston to. Ayan, forged piston, nakapakit na din. Apat. Ayan. So, flat. Flat piston. Ayan. Forged. 68mm. Sobrang laki. Kung gusto nyo mag-68mm mga boss, silipin nyo lang yung ating description, may nilagay tayo dyan. Ayan. Pitch bike. Ito yung ating ceramic block. Ayan o. Raider 150 curb type. Actually, kakarating lang nito mga boss. New arrival. So, ayan yung ating mga items para sa ating Raider 150 curb. At ito na mga boss, yung ating price nito. Yung price nito mga boss, sa bawat isa, silipin nyo lang yung ating description or sa ating comment section. Ilagay ko yung bawat price nito para alam nyo at kung magkano yung aabutin nyo mga boss kung kayo mag-upgrade sa inyong unit. So, hindi naman talaga lahat na ito talaga yung lahat na ilagay mo. Depende na sa inyo at depende na sa setup, sa mekaniko mo mga boss. So, ayan, ito yung mga items natin sa ating Raider 150. Hindi po ako mekaniko, so pinakita ko lang sa inyo yung mga parts nating mga unit para alam nyo din kung magkano yung aabutin kapag kayo mag-upgrade sa ating mga unit mga boss. Kaya kung interesado kayo sa ganitong content at kung gusto nyo pang ma-update sa mga paparating pa ni Pitch Bike, patuloy lang tayong mag-subscribe sa mga di pa nakasubscribe dyan mga boss. Maraming salamat sa inyong panonood mga boss at sa walang sawang pag-suporta sa ating channel. Maraming salamat. Ride safe always mga boss.